Hi everyone, welcome to Sulu Tech Review. So pag-uusapan natin ngayon guys, itong napakamurang Chewy Media Book. Ang presyo lang nito guys ay 15,299 pesos. So hindi clickbait guys, yung thumbnail natin ngayon, yan talaga yung presyo ng laptop na to. Pero sulit pa to guys, pag-usapan natin. Okay, so kagaya pa rin ng dati, gusto ko muna kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. Okay, so una natin pag-usapan guys ay yung design ng Chewy Media Book. Gawa sa polycarbonate o plastic yung laptop na to. So hindi ganun ka-premium yung build quality nito. Hindi katulad ng AirBook Pro ng Chewy na na-review na natin previously. Mas malapit yung itsura at build quality ng Media Book sa Lenovo Slim 1 na nireview na rin natin. At dahil nga gawa sa polycarbonate o plastic, itong Chewy Media Book, aabot lang sa 1.1 kilo yung bigat nito. Kaya kung gusto mo siyang dalhin kung saan saan, hindi ka masyadong mahihirapan. Sobrang simple din ang design ng laptop na to, katulad ng iba pang Chewy laptops. Meron lang tayo makikitang maliit na Chewy branding dun sa may upper left corner sa harap. At pag binuksan natin yung laptop, may tatlong LED indicators tayong makikita. Meron din tayong apat na rubber feet sa ilalim ng laptop para mas maging stable siya kapag nilalapag natin sa ating table. Yung keyboard niya ay of course plastic din at wala na yung gustong gusto ko sa power button ng Chewy. Wala tong touch of red kaya ingat-ingat na lang guys sa pagpindot. Okay, ngayon speaking of pindot, nagustuhan ko guys yung typing experience dito. Dahil medyo malapad itong Media Book, ang ganda ng gap ng bawat keys at less yung magiging errors natin habang nagtatype. Ang kailangan mo lang tandaan kapag binili mo yung laptop na to, wala siyang backlight or walang backlight yung kanyang keyboard. Kaya mahirap magtype sa madilim na environment. Ang hindi ko lang masyadong gusto ay yung size ng kanyang touchpad. Masyadong maliit yung size ng kanyang touchpad compared sa lapad ng laptop na to. Pero usable naman and accurate, lalo na yung kanyang gestures. Hindi bigla-biglang nag-zoom kapag nag-scroll tayo, lalo na sa mga web pages. Pagdating naman sa mga ports, meron tayong USB-A port at mini HDMI port dito sa may kaliwa. USB-A port, audio jack at SD card slot naman dito sa kanan. Ngayon pagdating kayo sa display, meron tayong 13 inches IPS LCD na merong 3200 by 1800 resolution. Yes, 3K guys yung display ng laptop na to. Kaya sobrang crispy ng quality ng kanyang display. Very sharp yung bawat text at image nalilitaw dito. Enjoy manood dito guys ng movies at other contents. At yes, totoong IPS guys yung display na ginamit nila dito kasi kahit saang angle ko pa siya tingnan, walang discoloration na nangyayari. Very good din yung color accuracy niya. Hindi nang iibabaw yung color blue sa overall kulay ng display at hindi rin wash out overall. Ako, opinion ko lang, sa tingin ko, itong display ng Media Book ang isa sa panlaban ng laptop na to compared sa ibang mga budget-friendly na laptop ngayon. However, hindi pa rin to guys perfect dahil una, makapal pa rin yung bezel niya at hindi talaga mukhang 2021. Pangalawa, napaka-reflective ng kanyang display. Sobrang glossy kaya may istorbo ka kapag may maliwanag sa likod mo. But again, 15,299 pesos lang guys yung presyo nito, so mapapatawad na natin yan. Meron tayo ditong 0.3 megapixels na webcam sa top bezel, pero I highly recommend na huwag nyo nang gamitin yung webcam nito guys sa mga video conferencing nyo kasi trash talaga yung quality. Bili na lang kayo na external webcam. Ngayon, pagdating naman guys sa performance, meron tayo ditong Intel Celeron N3450 na processor. Quad-core na yan guys, meron tayong 2MB na cache at aawat ng 2.20 GHz yung kanyang clock speed. Meron din siyang 8GB LDDR4 na RAM at 256GB of SSD storage. Ngayon guys, base specs ng laptop na to. Obviously, pang basic task lang talaga itong Media Book. Kayang-kaya naman niya yung mga word processing, spreadsheets, at kahit mga presentations. May mapapansin lang tayo mga mangilan-ilang lags kahit sa mismong UI ng Windows, kahit nga magbubukas lang tayo minsan ng start menu, meron din. Pero understandable yan dahil nga dun sa kanyang Intel Celeron na processor.
pwede nating i-downscale yung resolution nito from 3K to 1080p para makatipid tayo ng resources kagaya ng battery at syempre at least makakatulong tayo dun sa processor. Sayang lang kasi hindi upgradable yung storage itong MediaBook, pero good thing na SSD naman yung nilagay nila dito kaya mabilis pa rin compared sa conventional hard disk drive. Meron nga pala tayo dito ang 38 watt hour na battery na magbibigay sa atin at least 5 hours of battery life in one charge. Ayun guys, pag-usapan natin para kanino ba yung laptop na to? Kasi syempre napaka-limited ng kanyang performance, ng kanyang specs. So, sino ba yung dapat magkaroon nito? Well, marirecommend ko to guys, unang-una sa lahat sa mga students, sa mga nag-online schooling. Kasi kagaya ng palagi kong sinasabi, hindi kailangan ng sobrang mahal at napakataas na specs ng mga students na nag-online schooling. Sapat na sa kanila yung mga ganitong klase ng laptop. Pero I recommend na bumili kayo ng external webcam. Pwede rin to dun sa mga nag-home based work na sobrang basic lang ng ginagawang tasks sa kanilang computer. At marirecommend ko rin to dun sa mga parents o grandparents na gustong matutong gumamit ng computer. Magandang start ito. At panghuli, marirecommend ko to dun sa mga taong gusto ng magandang display para sa kanilang media consumption like watching movies, videos, ganyan kasi nga ang ganda ng display nitong Chewy MediaBook. Pero syempre guys, bago kayo bumili, ulitin nyo yung mga cons na sinabi ko sa bawat aspect ng laptop na to para at least kapag nabili nyo na yung laptop na to, wala kayong pagsasiyan. Kung gusto nyo pa ng ibang details at kung saan nyo mabibili itong Chewy MediaBook, nandyan yung link ng chewyphilippines.com sa description box sa baba. At maraming salamat na rin sa kanila sa pagkapadala ng laptop na to para maipakita ko sa inyo. So yun muna guys, sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din, at i-click yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads at reviews. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samat-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.